Hello po mga ka-Unified at sa mga partners and viewers po natin. Saan mapunta tayong parte ng mundo? Ako po si Alan Paul Ong. Isa po akong ex-OFW. And isa din po ako sa mga libo-libong dealer ni Unified Products and Services po na nabago yung buhay dahil po sa napakagandang opportunity po na to. So, andito po ako ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa na po akong full-time franchise coordinator po ng company at the same time, company trainer din po. Sa mga nanonood po ngayon, kung sino man po yung nag-share sa atin ng video na to, ang suggest ko po, pasalamatan po natin yung tao na yun. Bakit po? Kasi baka yung tao po na yun, yun po yung ginamit na channel of blessing ni God para makita po natin yung napakagandang opportunity po ng Unified Products and Services. So kung isa ka din pong empleyado, isa ka pong housewife, o isang OFW na katulad ko dati, na alam mo yun na naghahanap ng extra income, naghahanap ng extra pagkakitaan, sawang-sawa na sa buhay na paulit-ulit, at gustong mabago yung sitwasyon, kaibigan, this video po is the bright video for you. So ano nga ba itong business ng Unified Products and Services na siguro lagi mong nakikita sa newsfeed mo? So yung company po natin is Unified Products and Services po. Ipapakilala ko na po sa inyo. So itinatag po tayo November 11, 2011. So kung titingnan nyo po, 38 years na po tayo this year. And imaginein mo, ano po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung business tsaka yung company po natin, palaki po siya ng palaki. So yung president po natin and CEO is si Sir President Emmanuel Pascual. Isa po siyang accountant by profession. Nakatulad din po natin dati, isa din po siyang empleyado. Kaya lang sabi niya, hindi niya makukuha yung mga pangarap niya kung magiging empleyado lang siya. Kaya pumasok po siya sa pagninegosyo. So, baka tinatanong niyo, Paul, ano nga ba yung business ng Unified na yan? Diba? So, actually po yung business po natin, ito po yung most powerful platform system po na nandito po sa market ngayon, especially po sa Philippines. Diba? So yung tawag po sa system natin is e-cash account. Now once na may e-cash account ka, imagine ninyo, automatic, number one, meron po tayong remittance business. And sino naman po yung hindi nakakilala ng remittance na business na yan? Kung titignan nyo po ano ba yung mga sikat na remittance center sa Pilipinas? Palawan Pawn Shop, Cebuana, M. Louvillier. Na-imagine ninyo yung tatlong malalaking kumpanya na yon. Ano po sila? Pawn shop. Pero ano po yung pinipilahan sa kanila? Remittance. And kung OFW ka naman, for sure, gamit na gamit mo yung remittance na service na to. Kasi bakit? For sure, every month, yung iba nga weekly, nagpapadala po tayo ng pera sa mga mahal po natin sa buhay. And imagine mo, kung isa kang normal na tao, kung isa kang OFW, ano yung way natin para makaroon po tayo ng remittance na business? And sa Pilipinas lang po alone, actually, yung pinapa-franchise lang po doon, isa lang po. Yun po yung Western Union. And imagine nyo, na kung Western Union pala, franchise pa lang alone, 1.5 million pesos na yun. And ang good news po dyan, hindi po natin kailangan magpalabas ng ganitong kalaking halaga para makaroon po tayo ng remittance na service. And tayo po, yung may pinakamurang service people sa buong Pilipinas. Kasi bakit po? Meron po tayong service na tinatawag sa remittance po natin, e-cash to e-cash. From 1 pesos to 50,000 pesos po, yung charge po sa atin, 25 pesos lang. Imagine niyo po yun. And ang good news po doon, once na may e-cash account po tayo, automatic remittance business, meron na po tayo nun. Ano pa? Meron po tayong pangalawa, bills payment facility. And for sure po, di ba kilala nyo naman po siguro si Judith, tama po ba? Buwan-buwan nangangatok sa bahay natin si Judith, di ba? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, and marami pa pong iba. And for sure, si Judith na to, yung mga bayarin po natin, hindi po natin to matatakasan. Kasi bakit po? For sure, pagtatakasan natin, mapuputulan po tayo ng kuryente, tama po ba? And ang good news po doon, imagine nyo ah, saan ba tayo usually nagbabayad? Diba, either sa mall, diba, sa mga SM, meron din sa 7-Eleven, or usually sa mga bayad centers po. And tayo, diba, imaginein mo, diba napakagandang business po yung bills payment or yung parang bayad center na tinatawag. Ang good news po dyan, dito po sa Unified Products and Services,
once na may e-cash account ka, automatico, meron ka na din bills payment business. Pangalawa pa lang po yun, meron po tayong pangatlo. Pangatlo po, ayan, para po ito sa mahihilig mag-travel katulad ko. And for sure po, familiar po kayo dito, ito po yung tinatawag na ticketing, di ba? Or yung airline ticketing business. And kung iisipin po kasi natin, yung airline ticketing business po, actually global business po siya. Naakala ko dati, yung pwede lang magkaroon ng business na to, yun talaga yung may pera, or yun yung mga mayayamang tao, yun ang yung pwedeng magkaroon ng business na to. And ang good news po dyan, because of unified products and services po, nabigyan ng way yung mga ordinaryong tao na katulad po natin na pwede po tayong magkaroon ng airline ticketing business. And imagine ninyo, yung partner po natin ng airline po dito, local, tsaka international po, total po is 400 plus airlines. Imagine ninyo, 400 plus airlines yung nakatie up po sa business po natin. And imagine ninyo, sa Pilipinas pa lang alone, diba, Cebu Pacific na lang, kakailanganin po natin ng 300,000 pesos para sa van. Diba? Cebu Pacific pa lang po yun alone. How much more pag meron ka pang PAL, meron kang AirAsia, meron kang Jetstar, at yung iba-iba pang international na airline, for sure po, million po yung ipapalabas natin. And ang good news po dyan, dito po sa Unified Products and Services, hindi po natin kailangan magpalabas ng million, automatic po yun, yung airline ticketing business, pasok na po siya sa e-cash account po natin. Ano pa po? Pang-apat, meron po tayong loading. Ayan. So, sabi nga po nila, di ba yung basic needs po natin dati, tatlo lang. Di ba? Ano yun? Yung food, shelter, clothing. Actually, ngayon po, nadagdagan na po siya. Ano po yung pang-apat loading? Tama po ba? Kasi usually sa atin ngayon, mas okay na hindi tayo makakain. Basta may load, tama po ba? And sabi nga po, di ba sa Pilipinas po, mas marami pa yung SIM card kumpara sa tao. Kasi isang tao, usually dalawa or tatlong SIM card, tama po ba? And good news po dyan, lahat po ng telephone company sa Pilipinas po, pwede po tayong mag-load doon. Diba? Andun si Smart, andyan si Globe, andyan si Sun. And ang good news po dyan, kung meron po kayong relatives na nasa Singapore, diba? Lahat po ng telephone companies nila doon, pwede po nating maloadan. Diba? Andun yung Singtel, yung M1, and yung StarHub. And kung meron din po kayong relatives or friends na nasa UAE, imagine niyo po, lahat po ng telephone companies din nila doon, pwede din po nating maloadan. Ano pa po, meron din po tayo sa Hong Kong and at the same time po sa Qatar. And soon po, hopefully, bago matapos yung taon na to, eh, mapapasok na din po namin yung loading po natin dito po sa Malaysia. So, yun po yung kagandahan sa loading business po natin. And hindi pa po doon nagtatapos. Imagine niyo po to. Dito po sa Unified Products and Services, yung loading po natin, hindi ka lang po dito normal retailer lang. Ano po yung ibig sabihin ng normal retailer? Ibig sabihin, yun yung parang sa mga tindahan, di ba, naglo-load ka ng tingi-tingi, 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Ang good news po dyan, once po na-dealer po tayo ng Unified Products and Services, dito pa sa loading po natin, automatic po, mega-dealer po tayo. Ano po yung ibig sabihin ng mega-dealer? Ibig sabihin po nun, pwede po tayo maghanap ng own retailers po natin. Na yung retailers po natin na yon, magkakaroon po sila ng free loading business. Tayo po yung mag-a-activate sa kanila. And ang good news po nun, dahil po retailers po natin sila, sa atin po sila bibili ng load wallet. Imagine niyo po yun. Ganun po kaganda yung loading business po natin. And ano pa po? Insurance. Ayan. So, siguro pa familiar din po tayo sa insurance. And kung iisipin po kasi natin insurance, usually po, di ba, iniisip natin, kung narin sa mall, may mga insurance agent na lalapit sa atin, usually lumalayo po tayo. Kasi bakit po? Iniisip natin, hindi natin kaya, ay mahal, di namin kailangan ng insurance kasi magbabayad monthly. Ang good news po dyan, dito po sa insurance po na ino-offer po natin sa Unified Products and Services, ito po yung tinatawag na personal accident insurance. Now, which is po, pwede po tayo makakuha ng insurance sa sobrang murang halaga. Which is pwede po natin ma-offer sa market, sa mga kakilala po natin, for 300 pesos only, good for 1 year na po yun. And di pa po doon nagtatapos. Meron pa po tayong additional services, katulad po ng ano, travel and tours and hotel reservations. Kasi po, di ba, minsan po,
meron po tayong mga kamag-anak tsaka mga kaibigan, gusto po nila mag-travel sa ibang bansa. E pag nata-travel sila, gusto nila may kasama ng hotel, gusto nila may kasama ng gala. Kung nari, trip to Hong Kong, may kasamang Disneyland. Ang good news po nun, kasama po yun sa e-cash account natin. Ano pa po? Meron po tayong tinatawag na online shop. In which case, yung online shop po na natin na to, dinidevelop po natin siya soon para magiging Lazada po to. Soon para magiging Alibaba po to. Ganun po kaganda yung vision po ng company po natin. And ano pa po? Meron pa po tayong tinatawag na shipping. Ano po yung shipping natin? Pwede din po kayo mag-book ng mga barko, katulad ng TransAsia, ng Togo, papunta po sa mga provinces, sa iba't ibang party po na. So ngayon po, alam na po natin ngayon kung ano nga ba itong business ng Unified Products and Services. And for sure po, sa mga nanonood pa po until now, is kumbaga nagtataka po tayo ngayon, Paul, siguro ito po yung tanong natin sa sarili natin. Magkano ba yung e-cash account na yan? Bahala-bahala naman yan, ang daming services. Baka hindi namin kaya yan. Ang good news po dyan, itong Unified e-cash account po na in-explain po namin sa inyo, super affordable po siya. And for sure po, kayang-kaya po ito ng lahat. So magkano nga ba itong e-cash account natin? Imagine ninyo po ah. Lahat po ng services na in-explain po natin, meron po tayong remittance, bills payment, ticketing, loading, insurance, at marami pa pong ibang business. Imagine ninyo, in one e-cash account, pwede po natin i-avail for only 14,998 pesos lang po. And imagine ninyo, saan ka makakakita ng business na sa halagang 14,998 lang, eh big time yung business po natin. Imagine ninyo ha, ano po yung makukuha natin once na nag-avail po tayo ng e-cash account? Lahat po ng services na diniscuss po natin kanina, kasama po yun, automatic, pwede ka na mag-send ng pera dahil sa remittance. Pwede ka na din po mag-buy ng bill, personal bill natin, or bill ng mga kapitbahay natin, pwede na pong bayaran dun sa e-cash account po natin. Pwede ka pong mag-book ng ticket. Pag personal ticket mo, makakatipid ka. Pag nag-book ka ng ticket ng iba, for sure, kikita po tayo. Ganun po kaganda yung e-cash account po ng Unified Products and Services. And imagine niyo po ah, yung 4998 na to. Ano ba yung business sa Pilipinas ngayon yung pwede nating itayo sa halagang 14998? Actually po kung iisipin po natin, parang wala. Siguro yung iba sasabihin, ay pwede naman ako magsari-sari store or magtindahan. And for sure po, imagine niyo sa halagang 15,000 or 14,998, for sure po yung tindahan po natin, hindi pa po yung puno. Tama po ba? E dito po sa Unified Products and Services, sa halagang 14,998 lang, di ba kahit OFW ka, kahit full-time employed ka, di ba kahit housewife ka, hindi mo kailangan lumabas ng bahay, pwede ka po mag-transact, gamit lang po yung cellphone mo, gamit lang po yung tablet mo, gamit lang po yung laptop mo, basta meron ka pong internet access. Ganun po kaganda yung Unified Products and Services. And hindi pa po tayo nagtatapos doon. Imagine niyo po ah, yun yung explain ko pong services na to, maganda po siya, tama o tama? Actually, sobrang ganda po siya. And imagine niyo po, yung pwede po natin kitain sa mga services na to, 20% pa lang po yun na pwede natin kitain sa buong business po ng Unified. Opo, tama po yung dinig niyo po sa akin, 20% pa lang po yung pwede po natin kitain dun sa services po. So kung naalala niyo po yung sinabi ko po kanina, yung company po natin, Unified Products and Services, we are a franchising and at the same time, multi-level marketing company. So ano po ba yung concept? So ito po yung business po natin, ginagamitan po siya ng tinatawag na law of leverage. Na kung imaginein po natin, katulad na lang po ng franchising, di ba po, kunwari, siguro naman po, familiar po tayo sa McDonald's. Di ba? And for sure po, kumakain po tayo sa McDonald's, tama po ba? Yung McDonald's po, nag-start po siya sa US. Yung may-ari po, is si Ray Kroc. Ayan, si RT. Lagay po natin. Sabi na po ni Ray Kroc that time, na sabi niya, sobrang ganda ng business ko. Why not, i-expand ko siya sa buong mundo. Ganun po yung vision niya. Kaya po, di ba, nag-start sa US yung McDonald's. Ngayon, umabot sila sa Europe, di ba, merong McDonald's doon. Umabot sila sa Asia. Kaya sa Asia, ang dami, di ba, merong China,
merong Thailand, di ba? Sa Philippines meron, meron sa Singapore, and for sure meron po tayo dito sa Malaysia. And imagine mo na lang, di ba, na sa Pilipinas ka or sa abroad ka, kumain ka sa McDonald's ngayon, kunwari ako, nasa Malaysia po ako ngayon, kunwari meron isang branch dito sa Malaysia, yung McDonald's. Imagine mo, bumili ako ng fries. Kumita ba yung branch na to? For sure po, kumita po yung branch na yan. And yung tanong ko, yung main branch po ba ng McDonald's sa US, kumita po ba siya nung bumili ako ng fries? For sure po, kumita. And for sure din po doon, yung may-ari po na si Ray Kroc, patuloy po yung kita niya kahit po patay na po siya. Diba? Ganun po kaganda yung franchising na business. And ang good news po doon, mga kaibigan, mga viewers po natin, yung concept po ng Unified Products and Services is the same concept nung katulad nung pinakita ko sa inyo ngayon na kay McDonald's. Now, which is yung business lang po natin na to, ginagamitan lang po siya ng tinatawag na case system. Ano po ba yung case system na to? For sure po kasi meron po tayong mga kakilala. Tama po ba? Meron po tayong mga kaibigan, kamag-anak, kaklase, di ba? Alam mo yun, katabi mo, di ba? Kalayo. Basta lahat po ng may case pwede po dito. Di ba? Imagine mo na lang, for sure may Facebook po tayong lahat. E pag may business ng ganitong big time na business, for sure po ipopost po natin to sa Facebook. Di ba? Okay lang po, kunwari, mag-post po tayo, di ba? Grabe ang blessing ni God. Diba? Soon to open Paul Travel and Tours with other services. Diba? Lagyan mo remittance, bills payment, loading, insurance. Diba? Ano po kaya yung sasabihin ng mga friends natin? Ano po kaya yung sasabihin ng mga kamag-anak natin? Tsaka yung mga kaibigan po natin? Dahil may business na po tayong ganito. For sure po merong maglalike. Diba? For sure merong mag-share. And for sure merong mag-i-inquire. Diba? Uy, pa-check nga dyan ng ticket. Diba? Uy, pwede na pala magpadala ng pera sa'yo. Ay, pwede na pala magbayad ng bill sa'yo. And for sure po, meron po tayong mga kaibigan na pagtatanong sila, tsaka magtataka, paano po tayo nagkaroon ng ganitong kagandang business. And ang good news po dyan, once na nag-start po tayo sa Unify, ikaw po to, diba? Meron po tayong tinatawag na 4 ways to earn. Diba? Ano po ba itong 4 ways to earn na to? Unang-una, meron po tayong tinatawag direct referral bonus. Paano ba yung direct referral bonus na yan? Imagine niyo po, shinare mo yung business sa iba, kinwento mo yung business mo sa ibang tao, o nag-post ka lang sa Facebook. Diba po? Imagine niyo yung kaibigan mo, diba, nasa ibang lugar man siya, kapitbahay mo man yan, or kaklase mo man yan. Imagine niyo po ah, sabi niya, Paul, paano ba yung business mo na yan? Parang gusto ko din yan dito sa amin sa Cebu. Nagustuhan niya ngayon yung business mo. So ngayon, dahil nagustuhan niya yung business mo, and explain mo yung Unify, or pinakita mo din yung video na to, imagine mo, nag-avail din yung kaibigan natin ng e-cash account. Ang good news dyan, dahil tayo yung nag-share ng business sa kanya, bibigyan po tayo ng company na tinatawag direct referral bonus na 1,000 pesos. Imagine niyo po yun, 1,000 pesos. Share lang po natin yung business, kumbaga nakatulong tayo sa ibang tao, nakaroon po sila ng extra pagkakitaan, nakilala din nila yung napakagandang opportunity na to, kumita din po tayo ng extra kahit papano. Ganun po kaganda yung direct referral bonus po natin. Example na lang po, di ba? May kaibigan po tayo si A. Ayan. Sumali siya, kumuha din po siya ng e-cash account. So kumita po tayo dito, 1,000 pesos. Ngayon, what if may kaibigan tayo ulit? Diba? Si B. Nilagay natin dito. Automatic po, meron din po tayo additional 1,000 pesos. So, wala po siyang limit. Kumbaga po, mas marami kang kaibigan, diba, na nagustuhan yung e-cash account, diba? Ibig sabihin po nun, mas marami po tayong direct referral bonus na makukuha. Una pa lang po yun, meron po pong pangalawa. Meron po tayong pangalawa, tinatawag indirect referral bonus. So, which is ito po, 60 pesos naman po ito. So, paano naman yung indirect referral bonus na yan? Imagine niyo po, si A siya kasi B po na kaibigan natin, tayo po yung nag-share sa kanila ng business. What if ngayon, may mga kaibigan din sila na hindi natin kakilala na nagustuhan din yung e-cash account. Kunwari, si B may sumali sa kanya, si C. Si A may sumali sa kanya, si B. For sure po, sila po yung kumita ng 1,000. Pero good news po doon, huwag po tayong malungkot, kumita pa din po tayo na 60 pesos. Ayan.
So kung yung mga kaibigan po natin in-invite, meron po silang nashare ng business, tapos kumuha din po ng e-cash account, meron po tayong matatanggap, ang tawag po natin doon, indirect referral bonus. Imagine mo. So kung marami silang in-invite, so edi mas marami din po tayong 60 pesos up to the 10th level po yun. Pangalawa pa lang po yun. Meron po itong tinatawag na pangatlo. So yung pangatlo po natin is ito po yung tinatawag na SMB. Ayan, sa mga kalalakihan. Hindi po ito yung San Miguel Beer po ha. Ibig po sabihin ng SMB sa atin, sales match bonus po. So paano naman po itong sales match bonus na yan? So automatic po kasi yung system po natin, binary po siya. So meron po tayong left sales group and meron po tayong right sales group. Na ibig sabihin, kung meron pong mag-join or kaibigan natin gusto mag-avail ng e-cash account po sa atin, tayo po yung mag-decide saan ba natin siya gusto ilagay. Dito po ba sa left or dito ba sa right? What if ngayon meron tayong isang kaibigan ulit? Gusto niya mag-join si E. Dito natin siya nilagay si Ryan. Di ba kanina si A tsaka yung mga ibang kaibigan natin, andito sila sa left. Tama po ba? Yung concept lang po ng sales match bonus natin, once po na merong kumuha ng e-cash account sa left, and merong kumuha ng e-cash account sa right, automatic po, magmamatch po yun. Meron po tayong additional 1,500 pesos. Imagine niyo po yung ganun po kalaki. And yung total po pala natin kinita sa dalawa nating kaibigan, meron tayong 1,000 kay A, meron tayong 1,000 kay E, automatic meron tayong additional 1,500 pesos. And yung question ngayon, what if si E ngayon dumami din? Di ba may mga na-invite si E na mga nagustuhan din yung e-cash account? What if yung mga bagong kaibigan na nagustuhan din yung e-cash account? Ang good news po doon, meron tayong 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Unlimited 1,500 yung pwede nating maguha. Pero meron lang po tayong limit doon. Meron na po yung tinatawag na safety net kasi governed po tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas tsaka ng Securities and Exchange Commission po. So meron po tayong tinatawag na safety net na 60 pairs a day lang yung pwede natin kitain. Kasi in the future, kung hari 2 to 3 years from now, hindi po natin alam na dadami at dadami pala yung business partners natin under po sa organization po natin. And imagine niyo pag dumami ng dumami sila, hindi na natin namamalayan na sobrang dami na pala, yung pwede lang po ibigay na income po sa atin ng company is 60 pairs a day. And imagine mo kung meron kang 60 pairs a day. 60 times 1,500, that is 90,000 pesos per day yung potential income po natin dito po sa Unified Products and Services. And imagine mo, 90,000 a day times 30 days, magkano po yun? That is 2.7 million pesos yung maximum potential income ng isang account dito po sa Unified Products and Services. Imagine niyo po, yung kapital lang po natin dito is 15,000 or 14,998 pesos. Pero yung potential income po natin, imagine niyo po, 2.7 million pesos po siya. Grabe po talaga yung opportunity po na naibibigay ng Unified Products and Services. And kung meron na pong isang kitaan na kung ako po personally, bakit ko po talaga ginagawa? Bakit ko po hinahato yung business? Bakit mas lalo kong sinishare yung business po sa mas nakakaraming tao, especially po sa mga kababayan nating OFW, is because po sa pang-apat na kitaan na to. Ano po ba itong pang-apat na kitaan na to? Ito po yung tinatawag natin na residual income. So, in residual income, parang the same lang din po siya ng passive income na tinatawag. So, ano po ba yung residual income or passive income? Simply lang po. In the future po, pag gagawin lang po natin yung business ngayon, pag isishare lang po natin yung business na to sa ibang tao, posible po in the future, pag dumami na po yung business partners natin, sa ilalim po ng organization po natin, dadating po yung time na patuloy po yung income natin kahit hindi na po natin ginagawa yung negosyo. Ganun po siya kaganda. Kasi imagine niyo po, ito po yung pagkakaiba nito sa work. Kasi sa work po natin, no work, no pay. Ibig sabihin, pag hindi tayo pumasok, ibig sabihin wala tayong sweldo. Ang tawag po doon, active income. Kailangan po natin talaga magtrabaho para meron po tayong income na matatanggap. And dito naman po, good news sa Unified Products and Services po. Pagtrabahuhan lang po natin ito 1 to 3 years from now, possibly after 3 years or after 5 years po,
patuloy po yung income natin, tuloy-tuloy na po siyang pumapasok. And for sure po, excited po kayong malaman kung paano nga ba ito. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung tinatawag nating pang-apat, residual income. So, ano po ba yung concept natin ng residual income na to? For sure po kasi, pag sinare po natin yung business natin sa napakaraming tao, tapos dumami po tayo ng dumami, for sure po nun, gagamitin po nila yung system natin or yung mga services po natin. For sure po, merong magpapadala ng pera sa kanila. For sure, magbabayad sila ng bill. For sure, merong silang ibubook na ticket or personal ticket nila. For sure, merong kukuha sa kanila ng insurance. Tama po ba? And ang good news po dun, every transaction po ng business partners po natin, kikita po sila. And ang good news po dun, kikita din po tayo. Gusto nyo din po ba yun? Diba? Imagine nyo po ah, mag-transact sila ng remittance at insurance. Meron po tayong piso. Mag-transact po sila ng bills payment, per transaction, meron po tayong 50 cents. Baka sasabihin nyo, ay piso lang naman pala, ay 50 cents lang naman pala. Imagine niyo po, hindi po yayaman yung mga successful na tao o yung mga Chinese pag hindi wala po sa piso. Imagine niyo na lang, smart loading or smart load. Magkano yung kinikita ng smart load per day? Almost 50 million per day. Smart load pa lang po yun. Imagine niyo dati, di ba, mag-text ka dati, where na you? Automatic po piso po yun. And pag nag-reply siya, di ba, here na me, automatic piso ulit. Kaya sa sobrang milyon-milyong subscribers yung meron sila, kaya yung smart, yung globe, yumaman po sila ng todo dahil po sa pa-piso-piso, dahil po sa pa-50 cents, 50 cents na po yan. Yun din po yung mangyayari po sa atin dito po sa Unified Products and Services. Imagine niyo po ah, remittance tsaka bills payment pa lang po yan. How much more yung ticketing po natin? Sa ticketing po natin, meron po tayong local, meron po tayong international. Every transact ng business partners po natin, for local flights, meron po tayong 10 pesos. For international, 25 pesos per weight, per passenger po yun. Imagine mo na lang po, what if meron ka 2 to 3 years from now, meron kang 5,000 or 10,000 members under ng organization po natin. And in each month, how or ilan yung pwede nilang i-transact, i-type nyo na lang po yun sa pwede natin kitain because of... Kaya po sa mga viewers po natin, yung business po ba natin maganda or sobrang ganda? Jo-join po ba or sasali? Imagine niyo po, sa halagang 14,998 lang, meron na po tayo ditong lahat na big time business, big time services po, yung kasama na dun sa business po natin. And imagine niyo po, baka po iniisip nung iba, Paul, 14,998 kasi yan, para sa amin mahal yan. Okay po, actually po totoo po yan. Mahal po talaga siya kung iisipin po nating gastos. Tama po ba? Kasi baka pag OSW ka, baka yung 14,998 na to, baka pagpadala mo na to sa pamilya mo, baka pwedeng pang-tuition na to ng anak mo, mahal po talaga siya. Pero kung iisipin po nating opportunity, kung iisipin po nating business yung pupuntahan po ng 14,998 po natin, actually po, murang-mura po siya. Kasi wala po tayong makikita na opportunity or business po ngayon sa Pilipinas na pwede po nating umpisahan sa halagang 14,998 pesos lang po. And kung ikaw yung tao na kung meron kang 14,998 ngayon, imaginein mo, for sure po, yung cellphone po natin, di ba, yung mga gamit po natin sa bahay, for sure po, mas mahal pa po sa 14,998 na to. And why not yung next na 14,998 na ipapalabas po natin, why not ilagay po natin siya sa isang opportunity, isang business po, na pwedeng magbigay ng income, additional extra income para sa pamilya po natin. And actually po, pwede din pong maabot yung mga pangarap po natin para sa pamilya po natin. So with that po, ito na po yung business ng Unified Products and Services. So kung sino man po yung nag-share ng video na po na ito sa atin po, pwede po natin silang kontakin kung may mga extra katanungan po tayo or kung gusto nyo na pong sumali, pwede po kayo mag-message dito po sa number po natin. Kung nasa Pilipinas man po tayo or nasa abroad, so magpa-flash po kami ng number dito po sa ilalim ko po. So pwede niyo po kaming contactin po directly. Or kung napanood niyo po yung video na to through po sa Facebook page po namin or doon po sa YouTube channel po namin, pwede po kayo mag-message po sa amin personally po. So kami po mismo personally yung mag-a-assist po sa inyo.
So with that po, nagpapasalamat po kami sa Unified Products and Services sa napakagandang opportunity po na binigay niya po sa amin. And with that po, good morning po sa ating lahat. And to God all be the glory po. Bye po mga kabayan! Mama, don't stress your mind. We come